1, 2, 3. Hello, welcome back again to my channel. So guys, meron lang akong i-share sa inyo na video. And before that, konting kwentuhan muna tayo bakit meron tayong video na ganito. So this is a surprise video, welcome back party, small party na ginawa po ng D9 sa akin. So sino ba tong mga D9 na to? So for my recent vlogs, mapapansin po ninyo pag pinanood nyo po yung whole videos ko, meron kayong mga tao doon na nakikita. Sino-sino ba yun? And parang most of the time, meron po akong binabanggit na D9. So sino ba yung mga D9 na yun? So D9 stands for Discipleship 9. So another or other part ng buhay ko po, mga kablesto, mga kamamzi, ay ako po ay nagte-training o nagtuturo, nagme-mentor ng mga young people sa kasalukuyan para maging reliable and future leader ng aming pong church. By the way, I am a born again Christian, sorry, nabulol. And under po kami ng Jesus Christ the Savior Fellowship, Universal Pentecostal Church Incorporated, at ang amin pong headquarter ay matatagpuan sa Marilao, Bulacan. So, we believe in a Trinitarian person of God. So, Trinity of God. And, hindi tayo dyan mag-focus, pero mag-focus ako doon sa ginawang pag-welcome back sa akin ng D9. Bakit may welcome back, guys? No? Sana all may welcome back. Last year, meron pong big event happened to my life. Unknowingly, hindi ko po alam na ako po ay manganganak at nabuntis. So, March 14 yun, the day after or before na mag-ECQ at totally lockdown dito po sa aming probinsya. And of course, bilang isang leader, dahil tayo po ay nagkamali, ako po ay napatawan ng DA or disciplinary action. So, yan po ay ginawa ng aming mahal na pastor during ng aming service. Tandang-tanda ko noon, March 22, 2020, actually 9 something a.m. si Sai, alam niyo yung exact time nilista niya or sinulat niya, because siguro she is a part of D9, as a member of D9. Nalungkot sila, ako mismo po nalungkot, but I accept the disciplinary action. So na pinata po sa akin, anong ibig sabihin po ng disciplinary action? So ako po ay pinababa mula sa lahat ng ministeryo na hawak ko. Ibig sabihin, I can no longer hahawak po ng ministry o dapat makita na nakatayo sa pulpito at umahawak ng mic at gagawa para sa Panginoon. But despite that, sa likod ng mga programa sa church, hindi po ako lumayo. Ginawa ko pa rin ang part ko at alam ko na mga katulong ako sa gawain. I still support the D9, the Discipleship 9. At alam ko na yung time na binigay sa akin ni Lord ay mas nakilala kong aking sarili. And as nakasulat po sa Isaiah, we are clean as white as snow sa harapan ng Panginoon. Ang mahalaga niyan, we humble ourselves, magpakababa tayo sa Kanya, and tanggapin natin yung kaparusahan o consequences ng mga bad things and wrong plans or wrong move na ginawa natin. Anyway, thank you Jesus, kasi nakabalik po tayo ngayon sa ministry, and yun po ang dapat po natin ipagpasalamat. So this night, noong March, back in March 21, ay nagpamassage po ako noon sa isa naming sa ninang Sayon, kay Sister Fe, kay Ate Fe. So parang wala akong hint, wala akong kalam-alam. So makikita nyo dito sa video, guys, bakit ganyan ang suot ko. Hindi man lang ako naka-lip tint kagaya ngayong gabi para sa ating intro. Ang haba ng intro natin, di ba?
Yun. So, hindi ko na-expect na may ganitong surprise sila. I am very grateful and thankful to God to have these people in my life who supported me nung panahon na pinaka mababa ako, pinaka marumi sa harapan ng Panginoon. At alam ko na sa mga susunod pang mga pagkakataon at binigyan tayong pagkakataon, I will use this opportunity to teach them well, na ituro sa kanila ang tama at i-follow ang kalooban at nais ng Panginoon sa kanilang buhay as a future leader po ng aming church. Anyway, so kung ano po yung nangyari ay dito sa mga susunod na mga video, sa susunod na mga minuto ay mapapanood po natin. Pero bago yan, click the like and please subscribe to our channel para mas lalo pang lumaki ang ating channel. And I hope na mag-enjoy po kayo sa video. At ito lang ang aking masasabi sa Panginoon, uso ang comeback. So enjoy watching! Hindi mo naisip, hindi mo makikita. Seryoso si Marshall na. Ang mga pangarap ko para lang makamit mo ulit yung
makamit mo ulit yung ministry mo. And yun lang po, welcome back. Yun, welcome back, BL. So, nagkamali ka man sa Panginoon at sa harap ng tao, nakita namin yung kasigasigan mo na nagpakumbaba ka bilang isang Kristiyano. Hindi lang sa Panginoon, hindi lang pala sa amin ng mga tao, kundi lalo-lalo sa Panginoon. Welcome back, mahal na mahal ka namin at magsigasig ka lalo sa iyong ministry. I love you. Ako sa dito. Welcome back, Sister Bless, as our discipleship leader. You are also, hindi ka man sa parting yon naging magandang example dun sa part 9, but you are a good example to us na naging humble ka. You stay humble, hindi ka nagmarunong, hindi mo tinaas yung sarili mo, but binaba mo pa yung sarili mo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. And pinakita mo sa amin kung paano humingi ng dapat, umako ng sariling kasalanan. Hindi dapat maging magmataas, but dapat mas malalong magpakumbaba kapag nagkakasala. And thank you kasi kahit nawala ka sa ministry mo, you still pinakita mo pa rin sa amin yung pagsisikap na dapat na gawin namin as our server of God. Yun lang pa. Okay, ako na. Ako na. Siya. Welcome back, Auntie. Ay, kapas. Ano po, tawag doon na miss ka namin lahat. Para namang di mo na. Kung di mo nakasama roon. Pwede pa-extend yung ano. Ang tawag ba siya gawa? Oh my God, maghihigpit na naman. Thank you, Anday, kasi di ba kahit nahinto ka sa, ano, sa ministry mo, nandyan ka pa rin nag-aalalay sa amin, gumawa ng mga, ano, kulang doon sa, ano, nagbibigay ng ideya. Thank you po, kasi nandyan ka lagi. Thank you, Anday. Yun, welcome back, BL, or Sister Bless. Salamat sa Panginoon dahil nakabalik ka na po for 1 year na BA. Salamat sa Panginoon sapagkat magagawa mo na rin yung ninanais mo ko. It's been 1 year yun. So, salamat dahil kahit na na-DA ko nung isang taon, is pinagpatuloy mo pa rin, naturuan kami, disiplinahin kami. Yun, nawa sa pagbabalik mo, sama-sama tayo na mag-grow para sa Panginoon. Thank you. Ayan, ako na. DL. Itong bago lang din po ako bago lang ako nasama sa D9. Naka-isang taon na din yata ako, no? Isang taon na rin po ako. Salamat sa, I welcome sa pagbabalik mo sa ministry. Salamat sa buhay mo, humanga po ako noong kahit na nakagawa tayo man ng kasalanan, tinanggap mo, nagpakatatag ka, talagang inidudukot na dun sa may, sa, ang strong mo po, kasi strong, napaka-strong mo po na nangyari sa iyo yun, na nagpakumbaba ka, hindi lang po ikaw ang nanghina nung time na nanghina ka. Meron ko na nakakasama. Masaya po kami dahil nakabalik na kayo. Kasama si Zion. Naway ngayong pagbabalik niya, marami pa po tayong mga gawain pa na maranasan. Alam namin na marami ka po inihanda. Sa loob ng isang taon, alam namin may pinaplano ka po para sa pagbabalik mo. Meron pa po kayong may ibibigay na sa amin. Kaya mahal na mahal ka po ng D9, Ante. Mahal na mahal ka namin. And thank you po sa pagmamahal na ibinibigay niya rin sa amin. Ayan lamang po. March 22, 9:25 p.m. Ito yung time na yung araw din na na-DA ka. Bagamat nagkamali ka man, Ante, sa harap ni Lord and sa amin. Kung hindi mo man shinare kung ano yung nangyari, but nung nangyari na lahat, doon namin naintindihan and dumating sa point na na-down kami, but nung nakita ka namin naging matatag, is nagpakatatag kami dahil alam namin na makakabangon ka rin sa lahat ng nangyari. And yun nga, sa pagbabalik mo, sabi nga, babalik na ulit ang dragon. Subaga. Why?
kumbaga, hindi na, dragon na good naman na yung ano, mga ganun. And yun, yun nga po yung sinasabi nyo, mahirap gumalaw ng naka-DA. Kasi po, yung laro na yung ano, Thanksgiving, kami yung, nasa likod ka lang namin, hindi mo maano yung ano mo kasi nga po naka-DA ka. But thankful kasi nakabalik ka na ulit sa ministry mo. Bagamat bukas pa naman po, March 22, and in-advance na namin kasi advance ka naman kasi. Char. And yun na, last parang di ako nakatunog ah. Lastly, you don't deserve a love that comes back, you deserve a love that stays. No matter what happens. Wala yung... Ano po? Yung nakakatawa. Ano po? Yung welcome back po. Ano po? Yung ito naman sa sabi ko po. Salamat sa lahat. Welcome back. Bukas daw yung ano, basa na lang po kung saan galing. Oh, balik sa mga upuan. Mimiya. Sino Mimiya? Yati Mimi po. Mimiya. Can you sit na po? Itakal lang natin yung ana, 7 last words. Ayun mo na tayo. Okay lang, kahit buko yung nag-ano, nag-practice. May kasabihan na makikilala mo ang iyong tunay na kaibigan sa panahon na meron kang matinding pinagdaraanan. Pinagpapasalamat ko na mayroong dinay sa aking buhay sa panahon ng dumating sa akin ang matinding dagok ng buhay, ng panahon na akala ko ako ay mag-iisa at halos hindi ko na makayari. Salamat sa Panginoon sa mga taong ito na tumulong sa akin na muling makabangon at itunurin na hindi iba sa kabila ng kasalanan at hindi magandang nagawa sa harapan ng Diyos at sa kanila. And to that, I am more grateful and thankful to God every day. My darling, I love you, 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 I love you.